Alam niyo, sabi niya, I don't know how to bake cake. Hindi ako marunong mag-bake. Pero yung trabaho ko, I don't know how to bake cake, pero natuto ako. Ito pa isa bonus ha, naging award-winning pa siya. Positive Day Jelievers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng Jelievers natin. And sa first time po tayong panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na magusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you need a speaker for webinars, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, just PM me sa aking personal FB. Okay? Alright, so, alam nyo, no, isang araw, meron akong vlog na 2 oras para sa iyong pagyaman. Sobrang dami nag-comment. At yung isa sa mga common na nakita ko doon, ang tanong nila ito, Doc, paano kung ako ay nasa bahay lang? Paano ako yayaman? Paano ako kumita? So, sa lahat ng mga nasa bahay lang, itaas mong kamay o mag-message kayo, Doc, ako nasa bahay lang, eto na ang vlog na para sa inyo. Okay? Lahat ng mga nasa bahay, walang ginagawa, tatay, nanay, kuya, ate, single or whatever, kung nasa bahay ka lang, eto na ang pagkakataon mo. Okay? So, paano ka yayaman o paano ka magkakaroon ng pera kung nasa bahay ka lang? Alright? So, ito yung tinatawag nating team bahay. Okay? Sa mga nasa bahay lang, ang una mo lang isipin ganito, bago tayo magpunta dito sa KUSA. Ayan, KUSA. Alam mo, nilagyan ko ng acronym. Napabasa ba yung acronym? KUSA, para madaling tandaan, okay? So, ito po, deliver sa, para sa lahat ng nasa bahay lang. Alam nyo ako, lahat ng nasa bahay, alam ko na, anong tawag dito, na gusto nyo rin naman kumita, di ba? Sasabihin nyo nga, ayoko naman ganito ako doon habang buhay, di ba? I understand that. I feel you. Kasi minsan sa buhay ko, nag-stay din ako sa bahay ng 1 year na nasa bahay lang, pero gusto kong kumita ng pera that time, okay? So, para sa ating lahat, ito, ang unang-una nating gawin, ito. Meron akong pinost ngayon sa IG ko. Sabi ko doon, in dreaming, sulat ko po in dreaming, don't forget the word possibly. Alam mo na ko narinig yung word na possibly. I mean, hindi naman una, pero nagmark siya sa akin sa movie ni The Pursuit of Happiness ni Will Smith. Okay? Possibly. Okay, nung tinatanong siya ng anak niya para may gusto silang puntahan, sabi niya, possibly. Alright? So, if you are dreaming of having your source of income nang nasa bahay ka lang, don't forget the term possibly. Possible. Pwede. Okay? So, isipin mo ngayon, pwede. Mangyayari siya. Pwede pala siyang mangyari. Hindi siya imposible. It's not impossible. It's possible. Posible. Okay? So, sulat mo ngayon sa iyong wall, it's possible. Possibly. Sa iyong mga sa paligid ng bahay mo, possibly. Okay? Kung gusto mong magkaroon ng income, sasabihin mo lang, possibly. Alright? So, sa pamamagitan ng 4 na words. Alright? So, ito ay KUSA. So, para madali mo siyang matandaan. So, sasabihin mo, okay, ito ang KUSA, magkakapera ako. Nasa bahay ako, pero magkakapera ako. Okay? Una mong gawin, ganito. Yung K, puntahan si kumare o kumpare. Di ba na tayo may kumare-kumpare? Puntaan si kumare at si kumpare na may kita. May income. Okay? Hanapin mo, di ba ang dami natin kumare? Siguro 10, 20 may kumare ka di ba? Kasi hindi ka naman dati na wala ka namang pera. Yung iba, ngayon lang na-stock sa bahay, di ba? So, nasa bahay tayo. So, una mong gawin, ito, pinakasimple talaga. Puntahan si kumare o si kumpare. I-message mo siya o sadyain mo siya. Sabihin mo, kumare, kumpare, magkapi tayo. So, habang nagkakapi kayo, kwentuhanan mo na siya. Sabihin mo, mare, kumpare, gusto ko rin kasing kumita. Nakikita ko kasi kumikita ka. Kumikita ka sa Facebook, may sideline ka, meron kang nakuhang kontrata, ano man ang ginagawa mo. So, sabihin mo sa kanya, pwede ba akong isama? O kaya, o pwede mo ba akong turuan sa ginagawa mo? Di ba? Ang susi mo ngayon, si kumare. Ang susi mo, si kumpare mo. Okay? I'm sure alam nyo, sa atin na sa mga Pilipino, likas na atin yung matulungin eh. Marami akong kakilala na talagang gusto natin makatulong sa iba. Alam nyo, meron akong isa ngayon na isang kasama dito sa Rockstar Beauty. Alam nyo, okay naman siya dito sa Rockstar Holding Corporation. Iniintindi niya yung maraming tao niyang kasama eh. Paano mangyayari sa kanila? So,
By nature, ganun tayo. Alright? So, sabihin ke, magpunta kay kumare at ke kumpare. Okay? So, yun yung letter game mo. Tanungin anong ginagawa niya. Kung nagbebenta siya ng mga halaman, magbenta ka ng halaman, di ba? Paturo ka sa kanya. Kung ano na yung ginagawa niya, aralin mo na. Siguro in 1 month, give yourself 1 month. 1 month, may income ka na. Okay? So kung ikaw na may kabataan, teenager, anong ginagawa nung kaklase mo? Ba't siya may pera? Di ba? Anong ginagawa ni Kier? Ba't marami siya pera? Puntaan niya si Kier. Alright? Letter K naman eh. Okay? So, pangalawa, tingnan kung ano ang uso. Yan. Makiuso tayo. Di ba? Sabi ni Tai Lopez, eto, malinaw na malinaw pa rin. Hindi nagbabago. You need to catch the trend kung gusto mong yumaman. Kung gusto mong yumaman o magkapera, punta ka lang sa uso. Okay? Kung ayaw mong puntaan si kumpare, puntaan mo ang uso. Ano ang uso ngayon? Tingnan mo sa barangay mo. Ano bang usong pinagkakaguluhan ngayon? Diba? Pinagkakaguluhan ngayon, mga halaman. Though, may ano lang yan, may deadline lang yan. Sabi nga, lahat ng uso, may deadline. Pero at least, nakiride on ka. Kumbaga sa nung nagkaroon ng wave, nakasakay ka. Diba? Kung matapos man siya, ba, nakakuha na ako ng share ko. Diba? Parang nung yung mga una naming business sa bahay, nakano na kami. Kung napalitan man ngayon ang trend, at least nakakuha ka na. Diba? Nakakuha ka na ng share. So, ano yung uso ngayon? Mga halaman, uso. Diba? Mga home-based something na binuproduce nila, baking, uso. Diba? Dok, hindi ko alam. Alam nyo, kanina nagbabasa ako ng magazine. Yung may-ari ng cupcake collection. If I'm not mistaken, cupcake collections. Alam nyo, sabi niya, I don't know how to bake cake. Hindi ako marunong mag-bake. Pero yung trabaho ko, I don't know how to bake cake, pero natuto ako. Ito pa isa bonus ha, naging award-winning pa siya. Imagine that. So kung hindi mo alam yung uso, again, aralin mo. 1 month. Aral lang. Alam mo, susi talaga yan. So alamin kung ano yung mga, ano yung proseso, ano ba nangyari, anong ginawa mo, di ba? Okay, so kung ano yung uso sa barangay mo, depende kasi yan eh. Kung uso yung mga inihaw tuwing hapon sa barangay mo, edi makiihaw-ihaw ka na rin. Kung uso yung mga lugawan sa street na yan, makiuso-uso ka na rin. Di ba ganun sa mga daan, minsan pag nagbibiyahe kami, tinitinan namin, ano ba yung pinagkakaguluhan dyan? Di ba minsan makikita mo, tabi-tabi yung nagtitinda ng bulalo, di tumabi ka na rin dyan, yan ang uso sa barangay mo eh. Okay? So, uso dyan ngayon, uso pa din mga bibingka dyan. Eh, tumabi ka na din. Uso yung bargain dyan. Kung ano ang uso, kapatid, kasi yung uso, pinagkakaguluhan. So, kung gusto mong kumita ngayon, dapat ang negosyo mo, yung pinagkakaguluhan. Okay? Alright, number, S natin, sumali. Sumali ka sa mga grupo, like yung sinasabi yung grupo, di ba? Sumali ka sa mga grupo. Kahit may matutunan ka lang, kahit hindi pang hanap buhay, isang araw magkakaroon ka ng hanap buhay. Halimbawa, grupo ng mga manlalaro o grupo ng mga mahilig sa chess, grupo ng mga mahilig sa ganito. Alam mo, pag naaral mo yan, may nakilala kang ibang tao, isang araw, sige, magbenta ka na rin ito. Alam niyo, ginagawa ng mga mayayaman yan, networking. Nagne-network sila ng mga tao na ipagkaibigan. Ba't sila nasa golf? Bisan ayaw naman nilang mag-golf eh, pero nandun yung mga business associates. Nandun yung mga prospect clients. So, naglalaro sila ng golf. Bisan ayaw naman nilang mag-firing eh, pero pupunta sila doon. Kasi nandun yung mga, doon sila makakilala ng mga clients. Meron ako kasama, panaylaro ng tennis. Ayaw niya naman pala yun. Eh, ba't ka nandyan? Sabi ko, marami akong kilala doon. Dating clients ko eh. Parang nagbebenta ng mga CCTV, something like that. So, sumali ka sa mga grupo. Kasi kung hindi man directly, yung grupo na yan, magbibigay sa inyo ng pera, magbibigay sa inyo ng connection. Sumali, okay? And, panguli, laging alamin ba, dapat alamin yung mga nangyayari sa paligid mo. Alamin yung mga nangyayari sa paligid. Makinig ng balita, manood, maipagkwentuhan, maipag-usap, may ginagawa, gawin mong busy ang sarili mo para may malaman ka. Okay? Alam mo, pag may nalaman kang isang bagay, magbasa-basa ka, manood ka ng sabi ko nga po, the law of stimulus and response. Pag may nalaman ka, magkakaroon ka ng reaction.
Okay? So, nalaman mo, ganito pala yung kinikita ni ano. Okay? So, ikaw naman ngayon, oo nga no, may engganyo ka. Kumikita pala siya ng ganito. Diba? So, nalaman mo, gagawa ka ng action. Nalaman mo na dito pala yung supplier ng ano. Ay, oo nga no. O kaya, kagaya kanina, yung kwento ko, nagbasa ka, nalaman mo, yung nagbe-bake pala ng cupcake, di naman siya dati marunong mag-bake ng cupcake. Pero ngayon, award-winning siya. So, may isip mo ngayon, may inspire ka. O nga no, ako din, hindi ako marunong mag-bake, pero pwede kong aralin. Ay, hindi ako marunong mag-vlog, pero pwede ko pala siyang aralin. Hindi ako pwede mag-edit, ay, pwede ko pala siyang aralin. Hindi ako marunong magbenta, pero pwede ko palang aralin. So, alamin yung mga basic na mga bagay na makapag-base na income, okay? So, Jillivers, nasa bahay ka ba? Pwede ka pa rin kumita. Pwede mabago ang buhay mo. Alright? So, anong gagawin ko, Doc? Ayan. Kusa. Okay? Puntaan si kumare o si kumpare. Then, makiuso, then sumali, at alamin. Okay? So, hindi pa huli ang lahat, Jillivers. Ikaw ay team bahay, pwede ka magkaroon ng pera. Ang sikreto, kusa. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Jillivers. Enjoy the rest of the day and let's go. And I was dying inside to hold you. I couldn't do. Abangan niyo yung TikTok ni Doc. Parating na. Practice na kami. Let's go.